Ayun, hindi na. Alalay na muna. Kaya come to me. Ulitin po natin. We need to be at peace with the Lord. Rest in Him. Our hearts must be restored in the image of Christ before we serve. Amen. We have to be in a state of grace before we serve. Yan po ang pagbabalik ng image ng ating Panginoon sa puso natin. Come to me, all of you, sabi niya. Tingnan po natin to. Psalm chapter 23. Alam po natin yan, di ba? The Lord is my shepherd. Focus tayo dun sa baba. Nakalagay dun sa baba. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Pinanunumbalik niya ang sigla at kabanalan ng ating kaluluwa. Paano? Pag tayo po'y lumalapit sa kanya. And ang sabi po rito, sheep cannot drink water if the water is noisy. Kaya pala nakalagay, He leads me beside quiet waters. Nung nagninilay-nilay ako, sabi ko, meron bang tubig na maingay? Meron, di ba? Waterfalls, malakas na ulan, baha, tsunami. Noon pala, ang tupa, hindi nakakainom ng tubig yan pag maingay ang tubig. Matatakot yan, tatakbo, hindi yan iinom. Kahit anong klaseng animal, takot sa ingay. Kaso, kumakain, gulatin mo, boom! Dalawang bagay lang pwedeng mangyari, kagating ka o tumakbo. Isa nga, pusa, ang himbing ng tulog. Boom! Bigang tumatong ng mataas. Nakakita na kayong pusang ganyan. Minsan nga, yung tatay ko, ginulat ko habang tulog eh. Ano nangyari? Nagalit sa akin. Kaya nga, ang tupa, hindi nakakainom ng tubig yan. Pag maingay ang tubig. Kaya sinabi dun sa Psalms, He leads me beside quiet waters. And itong pong Psalm, hindi lang tupa ang tinutukoy dyan. Representation yan ng mga tao. Tayo po yung tupa eh. And Jesus, God, leads us to quiet waters. Payapang batisan. Why? Because we can compare the act of the sheep drinking water to prayer. Yung pag-inom ng tupa, we can compare that to prayer. Why? Because it is difficult to pray if our surroundings are noisy. You want our souls to be restored? Have your quiet time. Kaya sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. Kaya tayo pong mga charismatic, sanay po tayo sa praise and worship, di ba? Pero balansehin din po natin. Lagyan din po natin ng quiet contemplation, yung prayer life natin. Balanse, ika nga. Kaya ngayon, acts. Minsan dinadagdag ko pa, isa pang S yan. Dalawa ang S ko pag ako'y nagbibigay ng topic na group. Adoration, contrition, thanksgiving, supplication, silence. At minsan sa buhay ko, almost every day, gigising ako 5:30, hahanda ako ng kape, black, doon ako sa garden, nagninilay-nilay habang sumisikat ang araw. Pagtapos ng kape ko, akit na ako, my prayer time. Minimum of 45 minutes every day. Yung sabi ni Jesus, come to me. I have to restore His likeness in my heart before I start the entire day. Nakasanayan ko na, hindi ko kayang simulan ng araw kapag wala yung prayer time kong yun. Sabi nga ni St. John of the Cross, ganda din sinabi niya, nakalagay, silence is God's first language. If you hear God's voice and you want to hear God's voice, be more sensitive. Silence is God's first language. Ganda, no? Kaya tayo mga charismatic, paminsan-minsan po, sanayin natin ang mga sarili natin. Sa Adoration Chapel, napakatahimik doon. At mararamdaman po natin, we will hear God's voice. Quiet waters. Sana naman ganyan kapayapa ang puso natin. Ganyan ba kapayapa ang puso natin ngayon? Isa, dalawa, apat lang yata yung tumungo. Let God touch our hearts. Ayan sana puso natin. Oh, ganyang kapayapa. Oh. Paano mangyayari yan? Simple lang. Come to Jesus. Let Him restore our soul. Saint Augustine said, whether we realize it or not, prayer is the encounter of God's thirst with ours. Remember Jesus? That seven last words. I thirst. God thirsts that we may thirst for Him also. Dapat capital letter H yan. Nauuhaw din pala ang Diyos sa atin. Kaya nga, available. Lord, available ako. You want to talk to me? Have your quiet time with the Lord. That's the first full invitation to come to Jesus. Through prayer. Hindi pwedeng walang prayer ang buhay ng isang lingkod ng Diyos. Quality prayer, ha? Hindi nagmamadali. I remember grade 5, grade 4. Sabi, if you can pray 30 minutes a day, ah, sir, that's so long. Eh, syempre, bata pa sila, di ba? College naman,
30 minutes, sino nakakagawa? Sir, 15 minutes lang. Okay na yun. Grade 5, 15 minutes. Sir, ang haba. Sabi ko, how long do you pray? Angel of God. Sabi ko, wala pang 1 minute. At least may prayer. Pero pag mature na ho tayo, we must learn to pray longer. Not for the sake of hahabaan, but because we want to spend more quality time with the Lord. Come to me. Second fold, learn from me.